Doble Placa Law. Nais ko lang po ibalita sa inyo na sa ikadalawamput isa ng buwan na ito, Mayo, sa taong 2020 ay nilabas na ng LTO ang IRR o ang Implementing Rules and Regulation ng batas na ito. Ibig sabihin, formal nang implementado ang batas na naglalayong mapababa ang bilang ng mga krimen sa bansa sa pamamagitan ng paglalagay ng dalawang plaka, isa sa harap at isa sa likod ng ating motorsiklo. Sa pag-implementa nito, maraming mga katanungan ng ating mga kagulong, kaya naman ang pagbasa sa lahat ng artikulo ng IRR ay ginawa ko para makagawa tayo ng video sa inyong mga frequently asked questions o FAQs. Naway masagot ko ang ilan sa mga iyan sa video na ito. Unang-una, ano ang itsura ng mga plaka na required under sa batas na ito? Ayon sa Section 5 ng IRR, metal plate ang ilalagay sa likuran na may sukat na 235mm by 135mm na malaki lang ng bahagya sa kasalukuyang plate natin, mga amigo. Ang harapang plate ay decal plate lang naman na may laking 135mm by 85mm. Dito ako medyo nahimasmasan kasi kasyang-kasya ang sukat na yan sa head cowling ng ating Sniper 150 na motorsiklo. Kaya kung ang motor mo ay may head cowling na may kahalintulad na sukat, huwag mangamba. Pogi pa din yan kahit may plaka na sa harap ito. Color-coded din ang mga plaka natin based sa gamit nito at sa kung saang rehiyon nito rehistrado. Ang mga pribadong motor ay dapat may white background at itim na mga letra at numero. Ang mga pampublikong motor naman ay may yellow background at itim na letra at numero. At sa mga motorsiklong gamit ng gobyerno, ito ay may white background dapat at pulang letra at numero, at para sa mga diplomatic motorcycle o sa mga motorsiklong ginagamit ng mga diplomatiko, mayroon itong dapat white background at blue na mga letra at numero. By the way, kung manotice din niyo sa aking example, lahat ng mga ito ay may mga color strip o stripes sa taas at ibaba, depende sa kung saang rehiyon nakarehistro ang iyong motorsiklo. Dito sa halimbawa ko, orange ang strips na ginamit ko dahil Region 7 ako. Para sa kumpletong kodigo ng mga color strips kada rehiyon, mangyaring i-check ang comment section ng video na ito. At isang disclaimer lang, ang sukat ng mga strips na nilagay ko sa aking mga halimbawa ay hindi pa definite sapagkat sa IRR ay hindi nakaspecify ang size nito. Ngayon naman mga kaibigan, pag-usapan natin kung paano ang pagpaparehistro. Okay, may dalawang kategorya ito. Una ay ang mga motor na binili matapos lumabas ang IRR. At ang pangalawang kategorya naman ay yung mga rehistrado na bago ang IRR ng batas na ito. Ganito yan, ayon sa Section 4 ng IRR, kung ang motor mo ay brand new, yung tipong binili mo at ikaw ang unang may-ari mula sa isang dealer, mayroon ka lamang 5 araw mula sa date ng sales invoice para iparegister mo o ng dealer ang iyong motorsiklo. At kung halimbawa na sa pangalan mo na ang motor at binenta mo ito later on, mayroon lamang 3 araw ang buyer ng motor mo para i-report at iparehistro ito sa LTO, at dapat dala niya ang deed of sale o anumang kahalintulad na dokumentong nagpapatunay sa sale ng motorsiklo. At ang mga dokumentong ito ay dapat notaryado. Kapag hindi mo nagawa mga ito, pwede kang makulong o makamulta ng mula 20,000 hanggang 50,000 pesos. Ngayon naman, para sa mga motor na rehistrado na bago ang 21 ng Mayo sa taon na ito, may dalawang kategorya din ito. Una yung mga rehistradong under sa pangalan nila, at pangalawa yung mga rehistrado na pero iba ang nakapangalan sa rehistro. Okay, kung under na ito sa pangalan mo, hindi na tayo required magparehistro ulit at automatic considered na ang iyong application sa bagong mga plaka ayon sa Section 19 ng IRR ng batas na ito. Wala ka nang gagawin, iho, pero ang tanong ko lang na hindi na-address sa IRR, saan natin ikiklaim ang mga plaka? Diretso na ba sa LTO na pupuntahan personally? O ibibigay nila ito sa mga dealers at doon na lang natin ikiklaim ang mga ito? At isa pang follow-up question, kailan natin makiklaim ang mga ito? Sana ay may mga taga-LTO yung nakapanood nitong video at nang masagot din ang tanong natin na to. Kaya hinihiling ko na kung nanunood ka pa sa puntong ito ay i-share mo kaagad itong video. Ngayon, para naman sa mga rehistrado ng mga motor bago ang May 21, 2020 pero hindi under ang rehistro sa pangalan mo. To be honest, walang specific section sa IRR na nag-a-address kung paano ang gagawin mo sa pagpaparehistro. Kaya kung ako sa'yo, visit, call or chat your nearest LTO branch at mag-inquire ka kung paano. At hopefully din mga amigo, sana may taga-LTO makasagot din ito kahit sa comment section. Masaya na ako. Ngayon naman kaibigan, magkano ang multa kung nagmamaneho ka ng walang required na plaka? Well, kung nahuli kang nagmamaneho ng walang required plates, nasa 50,000 to 100,000 lang naman ang multa, mga ate at mga kuya. Sasabayan din ito ng pag-impound ng iyong motor at makukuha mo lang kung meron ka ng proof of ownership, bayad sa multa at compliance sa bagong required na mga plaka. Under din sa batas na ito, bawal nang magbenta ang mga manufacturer o dealer ng mga motorsiklong hindi nalalagyan o walang kapasidad na magkaroon ng mga nire-required na plaka. Kapag mga kaibigan, inakaw naman
man ang plaka mo o tampered o sa kahit anumang kadahilanan na nagresulta sa pagkawala o pagka-damage ng plaka, dapat may report ito kaagad sa Joint LTO and PNP Operations and Control Center sa loob ng 24 oras, amigo. Bilang mayari ng motor, meron ka lamang 72 hours para may report ito. Otherwise, 20,000 to 50,000 ang magiging multa mo kapag nag-apply ka ng replacement o bago. Marami pa mga kaibigan ang pwedeng pag-usapan sa bagong batas na ito, kaso dahil nirerespeto ko ang oras nyo ay ang mga importanteng paksa lang ang mga dinidiscuss ko dito. Para sa kumpletong detalye o kumpletong IRR ng doble plaka law, may link din akong ilalagay sa comment section para mabasa nyo kung may oras kayo. Subscribe at ring the bell sa YouTube, like and share naman dito sa Facebook mga amigo. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod ko na video. Peace! Yo!